Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng boses ng lahat ng sektor para sa isinusulong na prosesong pangkapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong Biyernes. Pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng BTA. May ulat si Jillian Jeronimo. Makabuluhan ang naging panunumpa nitong Biyernes ng mga miyembro na bumubuo sa Bangsamoro Transition Authority ayon kay Secretary Carlito Galvez Jr., ang Presidential Advisor on the Peace Process. Binigyang pansin niya na ilan sa mga miyembro nito ay mga anak ng dating leader ng Moro Islamic at Moro National Liberation Front. Nagsimula ang peace process sa paglagda ng 1976 Tripoli Agreement sa pagitan ng pamahalaan at ng MNLF noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Very meaningful yung BTA oath-taking because nahandun yung mga anak ng mga early fighters natin. Kung ano yung nabuo na peace structure ng mga matatanda, ay nandun na rin po sa mga bata. Kinilala ng mga anak ni Hashim Salamat at Nur Miswari ang kanilang panunumpa bilang tanda ng nalalapit na pagkakumpleto ng peace process. Anila, malaking bagay na binigyang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang unity o pagkakaisa na nauna na niyang ipinangako noong kampanya. He's been very consistent in his campaign about unity, about peace. Nung mga panahon na yon na there were wars, you know, so our fathers, kumbaga on opposite ends. Now hopefully opposite ends of helping each other sa pagkakaroon patungo sa peace and progress for the good of the Bangsamoro people and of course the Filipino people as a whole. Ayon kay Ahod Balawag Ibrahim, ang interim chief minister ng BTA, inaasahan nilang matatapos nila ngayong taon ang local government at electoral codes ng rehiyon. Aniya, matatagalan pa ang pagbabalangka sa natitirang revenue code dahil mas technical ito. Gayunpaman, mataas ang kumpiyansa niyang matatapos nila ito bago mag 2025 para sa tuluyang kapayapaan at kasarinlan ng Bangsamoro. Hopefully, magkaroon tayo ng exit agreement by 2025. Jillian Jeronimo, para sa Bayan.